Bonifacio kami binala ni Talpe. Dito pala ang kanyang appointment. Dito daw siya magme-merienda. PTK, ang tawagin nila ang TV session na inoorganisa tuwing Linggo ng isang grupo ng mga Koreano. Mahigit 200 tao nakita ko noon sa bantayog ni Bonifacio. Mga nilalang ng lansangan. Halos 3 milyong pamilyang Pilipino ang nagugutom ayon sa pinakahuling ulat ng SWF. Pinakamataas ang hunger incident sa Metro Manila kung saan mahigit 500,000 pamilya ang kumakalamang sikmura. Pero sa gitna ng lumalalang problema sa pagkain, ang mga tao nito ng Maynila nakahanap ng paraang makalibre. Mapapatanong katuloy kung kaya pa nilang magmeryenda. Kasama ba sila sa milyong-milyong nagugutom? Ilan sa mga kanta, Koreano ang salita. Pero di man nila naiintindihan, aawit at sasayaw sila sa ngalan ng sikmura. Oras ang prayer service ng mga Koreano. Tirik na tirik man ang araw, kailangan kumanta, sumayaw at makinig kay Pastor ko. Dito ko nakilalang isang grupo ng mga bagay, mga paklang yagit kung sila'y tawagin, pakimuman sa kantahan, sayawan at kung ano-ano pa. Linggo-linggo, animoy may spa ang mga yagi. Apat na araw na raw ang sugat niya, pero hindi sa pumunta sa ospital, hinintay na lang niya ang feeding ng mga Koreano. Libreng masahe, libreng gupit, libreng disco, at kapag birthday mo? Katatapos lang ng birthday ko noon, kaya kasama rin ako sa mga nabiyayaan ni Pastor. Anong gusto mo? Thank you! Di ko man sila kilala, itinuring nila akong parte ng kanilang pamilya. Noon ko lang naintindihan kung bakit dinadagsa ng mga yagit ang feeding session na ito. Kahit hamburger lang ang makukuha mo. Hindi lang kasi pagkain ang dinadagsa dito, kundi ang ligaya na kahit paano, parte ka ng isang pamilya. At kahit ilang saglit, mararamdaman mong espesyal ka. Walang kaibig-kaibigan, kailangan sumunod sa patakaran.
Dime sa takot. Tamura lang po. Tapos na yung prayer service ng mga Korean. Ngayon, mamimigay na daw sila ng hamburger. Pero, para prioritize yung mga tao, may priority. Ang may priority, yung mga tao merong dalang bangkok, at saka merong tatak, yun yung unang-unang bibigyan ng mga hamburger. Bakit kailangan bibigyan yung mga bangkok? Nakatunayan, nakinig ka rito. Ha? Bilang katunayan na nakinig ka na rito. So kung wala kang bangkok, wala kang hamburger. Tablado ha. Mula City Hall, nilakad namin hanggang Quiapo. May liwanag pa noon. San ba? Ito na ba? At mula Quiapo, naglakad pang muli hanggang Espanya. Tumigil kami sa isang funeraria sa Espanya. Medyo madilim na. Dito raw ang aming hapunan. Anong kinakain dito? Kanin sa kanin. Seafood? Okay. Pagkatapos ng isang oras na kantahan, ang pagtatampo ng ating pagkain na musical ay yung katawagin lang po ang tatayo para may pagulo. Pagkain na po lang. Pagkain. Miss Cara David. Thank you po. Yes, Miss Cantawana. Na ang aming biyaheng Sikmura. Pero hindi pa pala. Sayang daw ang midnight snack sa templo ng mga Bumbay. Gabi-gabi, namimigay ng pagkain sa Sikh Temple sa UN Avenue. 1929 pa nang magsimula ang tradisyong ito. Alas 3 ng gabi nang lumabas ang grasya, maanghang na munggo. Kailangan dalawang kamay, ha? Why zero? Dalawang kamay. Napati at mainit na tubig. Oh, no. Solve na naman ang tropa ng Pilipinas.